Namanmanan ng mga lizardmen ang napakaraming armadong orc at pagkatapos ay mabilis na bumalik sa kanilang teritoryo na matatagpuan sa Lake Seas, sa gitna ng Great Forest of Jura para i-report sa kanilang chieftain ang nakita nilang humigit kumulang sa 200,000 orc army sa timog ng kanilang teritoryo, kaya hindi lubos makapaniwala ang mga lizardmen sa natanggap na masamang balita. Nagsuspetsa ang chieftain na pinamumunuan ng isang orc lord ang ganun karaming orcs, kaya wala umano silang pag-asa na matalo ito, kaya tinawag niya ang kanyang anak na si Gabiro na binigyan ng pangalan ng nagngangalang Jelmond. Habang pinapanood nila Rimuro ang pag-eensayo sa mga goblin ni Hakuro, ay nagkwento si Benimaro kay Rimuro na bago maganap ang pag-atake sa kanilang village ay may isang Majin ang bumisita sa kanila at gusto siyang bigyan ng pangalan, ngunit tinanggihan niya ito dahil hindi niya umano gusto ang gift na mula sa hindi kaaya-ayang master, kaya nang umalis ay sinumpa-sumpa siya nito. Ilang araw lamang ang nakakalipas simula nang maging tauhan ni Rimuro si Benimaro at kanyang mga kasama ay napakalaki na ang nagbago sa Nayon. Sa tulong ni Shuna ay nagkaroon ng Nayon ng mga tela na gawa sa silk na mas matibay sa dati nilang ginagamit. Masaya ding ibinahagi ni Shuna kay Rimuro na ang Weaving Loom na ginawa ni Kaijin para sa kanya na napakadaling gamitin. Sa dining room ay biglang kinabahan ang tatlong Kija nang malamang gagawa si Shia ng pagkain para kay Rimuro. Gumawa na lamang ng dahilan si Benimaro at Hakuro nang niyaya itong kumain ni Rimuro, habang si Sui naman ay nagmamadaling umalis. Nalaman ni Rimuro ang dahilan, kaya ganun na lamang ang reaksyon ng mga Kija nang makita ang nilutong pagkain ni Shien. Dahil dito ay tinulungan siya ng kanyang unique skill na Great Sage na ipikit lamang ang kanyang mga mata at isubo ito sa gawing kanan para hindi siya mamatay, at pagkatapos ay sakto namang naroon si Gabta na nalason sa pagkain ni Shien. Dumating ang grupo ng lizardmen sa Nayon na pinamumunuan ni Gabiro ang susunod umanong chieftain ng lizardmen na sobrang yabang. Minaliit pa nito si Rimuro nang malamang Slime ang naging master ng mga lobo, kaya nagalit si Ranga, at pagdating ni Gabta ay siyang hinarap nito sa mayabang na si Gabiro. Ginanahan ng konti si Gabta nang sinabi ni Rimuro na kapag siya ang manalo ay papagawan siya nito ng special weapon kay Kurubi, ngunit nang sinabi ni Rimuro na pag siya ay natalo ay kakainin niya ang luto ni Shiyan, kaya sobrang motivated ni Gabta. Nag-umpisa na ang laban at ginawang pain ni Gabta ang kanyang sibat para mawala ang atensyon ni Gabiro sa kanya, at ginamit ang shadow movement para lumitaw sa likod ni Gabiro at binanata ng mala SS ni Chu sa batok, kaya nakatulog ang mayabang. Maging si Rimuro ay hindi makapaniwala sa kanyang nakita dahil gumamit ng shadow movement si Gabta. Ganun din si Benimaro at Hakuro na napansin ang paglakas ni Gabta mula noong naglaban sila. Matapos ma-knockout ay dinala ng mga kasamahan niya si Gabiro paalis. Sa pagpupulong patungkol sa paggalaw ng mga orcs ay nalaman ng mga kasali dito na papunta ang 200,000 orcs sa marshlands na kung saan naroon ang teritoryo ng mga lizardmen sa tulong ng pag-spy ni Sui. Habang patuloy na nagaganap ang pag-uusap sa kung ano ba talaga ang motibo ng mga orcs, ay may na-encounter na dryad ang ginawang double ni Sui na gustong kausapin si Rimuro. Pinaunlakan ni Rimuro ang hiling ng dryad at lumitaw sa kanilang harapan. Nagpakilala ang dryad na si Trainee at humiling kay Rimuro na talunin nito ang orc lord. Nagulat na lamang si Rimuro nang hiniling sa kanya ng dryad na talunin niya ang orc lord, kaya nagpagit na agad si Benimaro at sinabing ito ay makasariling kahilingan mula sa taong lumitaw na lamang, at tinanong kung bakit dito pa ito humingi ng tulong kung meron namang iba na mas malakas pa sa mga goblins. Sinagot ito ng dryad na kung ang homeland ng mga ogres ay nasa buong lakas ay marahil ay pupunta umano ito dito, ngunit hindi niya pa rin umano babaliwalain si Rimuro. Hindi rin kayang labanan ng mga dryad ang orc lord ng sila lamang, kaya ang dahilan umano ng kanyang pagpunta ay upang humiling ng tulong sa kahit sinong malakas na tumingin kay Rimuro. Kinumpirma rin ng dryad na ang orc lord ay nag-e-exist dahil bilang isang dryad ay may kaalaman sila sa lahat ng nangyayari sa kagubatan, kaya naniwala ang lahat dito. Humiling naman si Rimuro na bigyan siya ng oras para sagutin ang hiling ng dryad at pinulong ang kanyang mga kasama. Matapos malaman mula kay Trainee na isang Majin ang nasa likod ng paglabas ng orc lord na tauhan ng isang demon lord, ay pumayag si Rimuro sa hiling ng dryad na talunin ang demon lord kasama ang kanyang tapat na mga tauhan. Napakarami ng mga orcs, kaya gusto ni Rimuro na gumawa ng alyansa sa mga lizardmen, ngunit hindi siya masaya sa pinadala na representative ng mga ito na si Gabiro, kaya nag-suggest si Sui na kausapin niya ng personal ang chieftain ng lizardmen, at nang pumayag si Rimuro ay kaagad itong umalis.
Sa teritoryo ng mga lizardmen ay sinabi ng chieftain na hindi nila lalabanan ang 200,000 orc army. Maya-maya lamang ay wala nang nagawa ang chieftain nang may naramdaman itong napakalakas na aura na gusto siyang kausapin at ayon sa assistant nito base sa aura ay kahit 100 malalakas na lizardmen ay hindi umano ito kaya. Maya-maya lamang ay lumabas si Sui at sinabing siya ay isang mensahero lamang na gustong ihatid ang mga salita ng kanyang master na nais makipag-alyansa sa kanila. Sinabi din ni Sui na si Rimuru Tempest ang kanyang master at nangakong tatalunin ang paparating na hukbo ng mga orcs sa kahilingan ng dryads na ikinagulat ng chieftain. Pagkatapos ay muntik nang mapatay ni Sui ang isang mayabang na butiki nang sinabing hindi niya nababalitaan si Rimuru at natatakot lamang umano ito sa orc lord kung hindi lang dahil sa chieftain. Nagsalita si Sui na hindi niya intensyon na pagbantaan ito ngunit hindi umano nito hahayaan ang pangungutya sa kanyang master na naisip ng chieftain na kung hindi niya napigilan ito ay naputol na nito ang ulo ng kanyang kasama sa isang iglap lamang. Dahil sa aura ni Sui ay nalaman ng pinuno na isa itong ogre ngunit nagulat lamang ito nang sinabi ni Sui na isa na itong Kijun matapos mabigyan ng pangalan dahil alam din nila na ang Kijun ay isang superior race na bihira lamang sa mga ogre. Bago lubos na tanggapin ang alyansa ay gusto munang makita ng pinuno si Rimuru kaya sinabi ni Sui na makikita niya ang kanyang master pagkatapos ng 7 araw. Nang makaalis si Sui ay tila nabigyan ng pag-asa ang chieftain at pinulong ang kanyang mga tauhan. Hinimok nito ang kanyang mga sundalo na huwag munang makipaglaban sa mga orc ng 7 araw hanggang sa dumating ang malakas nilang kakampi na sila Rimuru. Matapos ang 4 na araw ay naimpluwensyahan ng mga salita ng messenger ni Gelmond na si Laplace Sigabiro, at inagaw ang posisyon sa kanyang ama para pangunahan ang direktang pag-atake sa mga orc na hindi alam ang tunay na kapangyarihan ng orc lord. Dumating na ang araw kung saan magkikita sila Rimuru at ang pinuno ng mga lizardmen para lagdaan ang kasunduan na labanan ang orc army. Bigla siyang kinontak ni Sui dahil nakita niyang nakikipaglaban ang personal guard ng pinuno ng lizardmen sa isang high-ranking orc kaya inutusan siya ni Rimuru na ito'y tulungan at nagmadaling pumunta ang hukbo na pinamumunuan ni Rimuru sa kanyang kinaroroonan. Nang dumating ang hukbo ni Rimuru ay inubos ng lahat ni Sui ang mga orc habang malubhang nasugatan ang representative ng lizardmen kaya pinainom ito ng potion ni Rimuru. Dito humiling ang babae na nagpakilalang anak ng chieftain at kapatid ni Gabiro na iligtas ang kanyang ama at kapatid dahil nagrebelde ito at kinulong ang kanilang ama para tapusin ang orc army. Kaagad namang pinalakas ni Sheehan ang loob ng babae nang marinig na masyadong mataas ang tingin nito kay Rimuru. Tinanggap din ng bida bilang representative ng chieftain ang babae para maging official ang alyansa na magsisimula kaagad para labanan ang mga orcs. Pagkatapos ay inutusan ni Rimuru si Sui na iligtas ang chieftain gamit ang shadow movement na ipinagpasalamat ng babae. Sa ibang eksena ay naglalaban pa rin ang mga orc at ang lizardmen sa pamumuno ni Gabiro na masyadong minamaliit ang mga orc. Ang buong akala ni Gabiro ay kanya na ang tagumpay hanggang sa makita nito na kinakain ng mga orcs ang mga namatay at maging ang nabubuhay pa kaya pina-atres muna nito ang kanyang hukbo ngunit huli na ang lahat dahil sila ay napapalibutan na ng napakaraming orcs. Hindi rin makapaniwala si Gabiro dahil nag-evolve ang mga orcs sa pagkain ng mga lizardmen na nagaya ang kanilang mga paa at balat kaya bumilis ang mga kilos nito sa kanilang teritoryo at napagtanto na nagkakaroon ng kapangyarihan ang mga orcs sa pagkain sa kanila. Habang napapalibutan ay dumating ang orc general na akala ni Gabiro ay ang orc lord dahil sa nakakatakot na aura. Sa kagubatan habang masayang masaya sila plus dahil sa kanilang mga plano ay nagpakita si trainee na nabisto ang kanilang masamang plano kaya ginamitan niya ito ng kanyang aerial blade na kahit may barrier ay naputulan pa rin ang kamay si Laplace kaya sila ay umatras. Sa nagaganap na duelo ay walang laban si Gabiro sa orc general na sobrang layo ang pagitan ng kapangyarihan. Nakipaglaban pa rin si Gabiro na matapos ang pagsalag sa mga atake ng orc general ay nakahanap ng pagkakataon para tapusin ang kalaban ngunit nasalag lamang ito ng general kaya tinamaan siya ng counter-attack na kanyang ikinabagsak. Gusto na sanang tapusin ng general ang kanyang buhay ngunit niligtas ito ni Gabta na akala niyang leader ng village. Sinabi ni Ranga na ito ay si Gabta na kapitan ng Goblin Riders at maya-maya lamang ay nagsipagsabog na ang mga orc sa hindi kalayuan. Tuloy-tuloy pa rin ang paggamit ng Black Flames ni Benny Maro at ilang sandali lamang ay lumabas na ito kasama si Sheehan at Hak Uro. Inutusan ni Benny Maro ang mga orcs na tumabi at ginamit ulit ang napakalakas na Black Flames.
Sa pagdating ng mga goblins at Kijon ay hindi pa rin nagpatinag ang Orc General na sinabing wala pa rin kwenta ang kanilang pagdating, kaya nagalit si Ranga at ginamit ang kanyang malawak na atake na tinatawag na Death Storm, na kung saan ay maraming orcs ang tinamaan, na maging ang Orc General ay nabura sa isang atake lamang. Dahil napakarami ng kalaban, kaya patuloy pa rin pinapakita ni Benimaru kung gaano kalakas ang nag-evolve na ogre na maging si Hak Uro, ay ipinakita rin ang kakayahan sa paggamit ng espada, at syempre hindi rin papahuli ang sekretarya ni Rimuru na gustong ipakita sa kanyang master ang kanyang gagawin. Dahil sa mabilis na pagkonti ng mga orcs ay napansin ni Rimuru na pangunahing asset talaga ang mga Kijon na nagdudulot ng malaking pinsala sa hanay ng mga orcs. Sa teritoryo ng mga lizardmen ay nagulat na lamang ang anak ng chieftain nang walang kahirap-hirap na inubos ni Sui ang mga nagbabantay na orc, at pagkatapos ay pinakawalan ang pinuno kasama ang kanyang mga kauri. Sa kanilang paglabas sa lugar ay hinarang sila ng napakalaking orc. Kinabahan pa ang chieftain, ngunit malamig na sinabi na lamang ni Sui na huwag itong mag-alala, at nang makitang hindi na makagalaw ang napakalaking orc ay hindi rin makapaniwala ang lizardmen, at sinabi sa kanyang isip na tama ang desisyon niyang tanggapin ang alyansa. Bago tapusin ni Sui ang orc ay sinabi niya sa puppet master ng mga orcs na nakikita ang mga kaganapan na siya na ang susunod, at ang pagsira sa Ogre Village at gawing kaaway ang mga Kijon ay ang pinakamalaki umano nitong pagsisisihan. Sakto namang sa di kalayuan ay pinapanood dito ni Gelmond, kaya galit na galit ito at binasag pa ang bowl ang kristal, at sa kanyang nakita ay hindi ito makapaniwala sa sinabi ni Sui na sila ay Kijon, dahil inutusan niya si Geld na sugurin ang Ogre Village. Hindi niya rin alam na mayroon palang napakalaking halimaw sa Jura Forest na ang tinutukoy ay si Ranga. Hindi na mapakali si Gelmond dahil na baka maunsyami ang kanyang mga plano, at kung magpatuloy umano ito ay papatayin siya ng Demon Lord na ito na pinapanood ang kanilang mga kilos. Nakita na rin ni Rimuru ang Orc Lord na gutom at gustong kumain ng kahit ano, kaya nagready na si Rimuru para tapusin ito. Habang naghahanda ng tapusin ni Rimuru ang Orc Lord ay biglang dumating ang Medjin na si Gelmond na galit dahil sa pagkasira ng kanyang mga plano. Sinabi din ito ang kanyang plano na malapit nang ipanganak ang bagong Demon Lord na gagawin ang kanyang utos, at ito ang Orc Lord na magiging Orc Disaster para mamuno sa buong kagubatan ng Jura. Hindi sinunod ng Orc Lord si Gelmond para tapusin si Gabiro, kaya siya na mismo ang umaksyon, ngunit humarang ang mga tapat na tauhan ni Gabiro, kaya ginamitan niya ito ng Death March Dance, ngunit siya ay nabigo muli dahil kay Rimuru. Matapos ay binigyan ni Rimuru ng potion si Gabiro para sa kanyang mga tauhan na kaagad namang ginamit. Pinyulaputan ng skill ni Rimuru ang Medjin at binigyan ng tatlong greeting para magising, kaya ito'y nagalit at nadulas na sinabing tapos na si Rimuru na may binanggit na lalaki. Alam ng Medjin na wala itong laban kay Rimuru, kaya humingi ito ng tulong sa Orc Lord na si Geld na inaakalang susunod sa kanya, ngunit siya ay pinutulan ng ulo ng tumalikod. Kinain ng Orc Lord ang katawan ni Gelmond, kaya biglang dumami ang kanyang magic use at nag-evolve sa pagiging Orc Disaster na maituturing na isang Demon Lord. Matapos mag-evolve ay kumilos kaagad ang mga Kijon sa utos ni Benimaru, kaya naputol ni Hak Uro ang leeg ng Orc dahil nakaisiyan ang kanyang atensyon. Nagulat na lamang sila nang bumalik kaagad ang naputol na ulo, kaya kumilos na si Sui para ikulong sa kanyang skill ang orc, at pagkatapos ginamitan ng Hell Flare ni Benimaru at kidlat ni Ranga na ikinaubos ng kanyang magic use. Hindi man lang gumawa ng malaking pinsala sa orc ang ginawa ni Ranga at mga Kijon, ngunit kinailangan naman itong kainin ang kanyang tauhan para madagdagan ang kanyang kapangyarihan. Matapos ay ginamit ng Orc Disaster ang skill ni Gelmond, ngunit tulad ng nauna ay inabsorb lamang ito ni Rimuru at hinarap ang Demon Lord. Bago maglaban ay nilagay ni Rimuru ang kanyang unique skill na Great Sage sa Auto Battle Mode para ito ang lumaban sa malakas na halimaw. Sa una ay maganda ang ipinapakita ng Great Sage, at naputulan pa ng kamay ang Demon Lord na hindi kayang mag-regenerate dahil sa apoy na ginamit. Matapos matanggal ang apoy na bumabalot sa kanyang kamay ay puwersahan niya itong kinuha, kaya tumubo ulit ang kanyang kamay. Makikita na ang Great Sage ang liyamado sa laban hanggang hindi tumalab ang ginamit nitong apoy ni Ifrit sa Orc dahil sa kanyang fire resistance, kaya nag-takeover na ulit si Rimuru para kainin ang Demon Lord.
Lumalaban pa ang orc para hindi siya lubusang makain ni Rimuro, ngunit habang tumatagal ay nakikita na si Rimuro ang mananalo dahil hindi mapigilan ng orc ang slime form ni Rimuro na tuluyang kakain sa kanya ng buong buo. Pagkatapos makain ni Rimuro ang orc ay nakita nito ang kanyang nakaraan na binigay ang kanyang braso sa mga walang makain na batang orc, ngunit tumubo naman ito kalaunal. Dito sinabi ng hari ng mga orc na pupunta siya sa Forest of Jura para maghanap ng pagkain, ngunit binalaan naman ito ng kanyang kauri na ang kagubatan ay nasa pangangalaga ni Veldora, ngunit umalis pa rin ang hari na sinabing matagal nang nakakulong ang Storm Dragon. Kalaunan ay hindi na nakayanan ang sobrang gutom at dito niya nakilala si Gelmond ang nagbigay sa kanya ng pangalan at pagkain para siya ay gamitin sa kanyang masamang mga plano. Dito ay nag-aalalang sinabi ni Gelg kay Rimuro na kapag siya ay namatay ay mapupunta ang kanyang kasalanan sa kanyang mga kauri, kaya sinabi ni Rimuro na lalamunin niya lahat ng kasalanan ni Gelg pati ang kasalanan ng mga kauri nito, at pagkatapos ay nakita ang paraiso kaya hindi napigilan ng hari na umiyak at nagpasalamat kay Rimuro. Matapos ang laban ay masayang-masaya ang mga kaalyado, ngunit kabaliktara naman ito sa mga orc dahil nawala ang kanilang hari. Dito rin sinabi ni Benny Morrow na itutuloy nilang mga Kijan ang kanilang paglilingkod kay Rimuro at hindi sila aalis sa tabi nito kahit sa dulo ng kanilang mga buhay. Matapos ang digmaan ay nagpulong ang iba't ibang uri ng mga halimaw sa kampo ng mga lizardmen at ginawang chairman ni trainee si Rimuro para umpisahan na ang usapan. Nagsalita si Rimuro na kahit alam niyang magagalit ang mga lizardmen dahil sila ang may pinakamaraming nasawi, ay wala siyang balak na singilin ang mga orc sa anumang mga krimen dahil ang sanhi lamang nito ay kagutuman na kahit sino ay ganun din ang gagawin kapag naapektuhan. Pinaalam rin ni Rimuro sa mga dumalo na kinuha niyang lahat ang kasalanan ng mga orc tulad ng pangako niya sa Demon Lord na si Gelg. Ayon sa chieftain ay hindi umano patas ang sagot ni Rimuro, kaya nagsalita si Benny Morrow na merong panuntunang hindi nababago ang ibinabahagi sa mga halimaw at ito ang matira ang matibay. Nawalan man ang tirahan ay hindi pa rin nagreklamo si Benny Morrow dahil sa panuntunang ito, ngunit kung maulit man ang ganitong pangyayari ay hindi na umano nila ipapahiya ang kanilang sarili sa pangalawang pagkakataon na sinang ayuna ng chieftain. Kahit nabawasan na ang bilang ng mga orc dahil sa digmaan ay meron pa rin itong 150,000 na bilang, at dahil hindi sisingilin ni Rimuro ang mga orc sa kanilang kasalanan, kaya nag-decide na lamang ito na isama ang mga orc sa kanyang pangarap na lumikha ng isang bansa na kung saan ang lahat ng lahi ay magkasamang mamuhay. Lahat ng lahi ay makikilahok. Ang lizardmen ay ibabahagi ang pinagkukunan ng malinis na tubig at isda, samantala ang goblins naman ay mag-aalok ng mga tirahan at ang bayan ni Rimuro ay nakatokas sa mga naprosesong kalakal, habang labor naman ang maiaambag ng mga orcs na matapos marinig ay napaluha at nangakong itatalaga nila ang kanilang buhay sa pagtatrabaho na sinang ayunan din ng lahat ng kalahok. Bilang tagapangalaga ng kagubatan ay tinalaga ni trainee si Rimuro bilang isang chancellor ng Forest of Jura at idineklara ang alyansa sa Jura Forest na itatag sa ilalim ng pamumuno ni Rimuro, at pagkatapos ay nagbigay ng respeto ang mga kalahok bilang pagsang-ayon sa kauna-unahan at bagong chancellor ng Jura Forest. Matapos ang pagpupulong ay kinausap ng tumatayong pinuno ng mga orc ang mga Kijan dahil kahit may tuntunin umano ang mga halimaw na matira ang matibay ay hindi umano madaling mawala ang puot dahil sa kanilang ginawa sa Ogre Village. Ayon pa sa orc ay hindi sapat ang paghingi lamang ng tawad, kaya hiniling nito sa mga Kijan na kunin ang kanyang ulo bilang bayad sa kanilang kasalanan, kaya sinabi ni Benny Morrow na pagkatapos ng laban ay sinabi nila kay Rimuro na nais nilang magpatuloy sa paglilingkod sa kanya, kaya binigyan sila ng mga official titles. Si Sheehan ay isang samurai, bodyguard at secretary ni Rimuro, habang si Sui ay spy, samantalang si Hakuro naman ay isang instructor. Binigyan rin ng mga titles si Nashuna at Kurubi, at dagdag pa ni Benny Morrow ay ginawa siyang samurai general na siyang namamahala sa mga usaping militar, kaya hindi niya umano hahayaan na mawala ng isang mahusay na mandirigma. Bago umalis ay sinabi pa ni Benny Morrow na hindi siya magpapakita ng awa sa sinumang gumagawa ng mali sa kanyang master, ngunit kung sasali umano ang orc sa alyansa at igagalang bilang chancellor si Rimuro ay hindi umano sila kaaway. Matapos makumpirma ni Benny Morrow na ito'y magiging tapat sa kanilang master, kaya sinabi nitong gawin niya ang kanyang makakaya para maging useful sa kanilang master, at ito ay tatanggapin niya bilang paghingi niya ng tawad, kaya nangako ang orc sa ngalan ng kanyang namayapang ama na si Haring Gel. Matapos ay binigyan ng pangalan ni Rimuro ang anak ng yumaong hari ng kaparehas na pangalan bilang Gelg, dahil umaasa si Rimuro na mamana nito ang kahilingan ng orc disaster, at sinabing pamunuan niyang mabuti ang kanyang mga kauri at ang bagong pinuno ng mga
Orc ay nag-evolve bilang Orc King. Binigyan rin ni Rimuru ng mga pangalan ang 150,000 na Orcs pati ang chieftain ng mga Lizardmen bilang Abiru, habang ang anak naman nito na si Gabiro ay kinasuhan ng kanyang ama ng pagtataksil kaya siya ay itiniwalag at pinaalis sa kanilang teritoryo kasama ang sandata ng chieftain. Sa pag-alis ni Gabiro ay matyagang naghihintay ang kanyang tapat na mga tauhan para sumama sa kanya kaya bilang sukli sa kanilang katapatan ay sinabi ni Gabiro na aalagaan niya ang mga ito. Sa ibang eksena ay tila hindi apektado ang Demon Lord na si Clayman habang kausap sila plus kahit nabigo ang kanilang mga plano at tinanong ang kanyang sarili kung ano ang gagawin niya kay Rimuru. Makalipas ang 3 buwan ng pagkatalo ng Orc Lord ay lalo pang bumilis ang pag-unlad ng Nayon sa tulong ng mga nag-evolve na Orc na naging isang maasahang workforce. Nagkaroon na rin ang Nayon ng flushing toilets at sistema ng patubig at ginagawa na rin ang mga kalsada sa tulong ng mga masisipag na Orc na ikinasaya ni Rimuru dahil naging isa ng bayan ang dating isang maliit na Nayon lamang. Maya-maya pa ay biglang sumulpot ang spy na si Sui para i-report ang paparating na hukbo ng hari na si Gazel ng Dwargan. Dahil sa spy na pinadala ng hari kaya nalaman nito na natalo ang Orc Lord at nag-evolve ang mga Orc sa pagiging High Orcs na pinaniniwalaan ang hari na kagagawan ni Rimuru. Naisip din ni Gazel na mabibigo ang bansa ni Rimuru kung ito ay hindi iingatan kaya sinabi nito sa mga official ng kanyang kaharian na gusto niyang makita kung sino talaga ang slime gamit ang sarili niyang mga mata. Kasama ang matataas na opisyal ni Rimuru ay malugod nilang sinalubong ang hukbo ng Dwargan at nagpakilala sa hari na si Gazel na siya si Rimuru ang chancellor ng alyansa sa kagubatan ng Jura. Hindi na rin nag-aksaya ng oras ang hari ng Dwargan at sinabi niyang naparito siya para makita kung ano talaga si Rimuru kaya sinukat niya ito gamit ang espada at kalaunan ay natalo dahil nadepensahan ni Rimuru ang kanyang atake. Matapos makipagduelo kay Rimuru ay dito nalaman ng hari na hindi ito masamang nilalang kaya dumiretso na sila sa isang usapan na ang magkaparehas na panig ay makikinabang. Dito tinanggap ni Rimuru ang isang kasunduan na inalok sa kanya ng hari na tila isang pagkilala na rin na ang pagtitipon ng mga halimaw sa sarili nilang bansa. Nag-isip naman kaagad si Rimuru ng pangalan ng tinanong ng hari kung ano ang pangalan ng kanyang bansa at dito niya sinabi na ito ay Jura Tempest Federation na nagustuhan naman ng kanyang matataas na mga opisyal. Ginawa ring Rimuru ang pangalan ng capital city ng Tempest na mula sa idea ng Goblin King na nagustuhan din ng mga Kijan. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ay nasilyuhan ang kasunduan sa pagitan ng isang armadong bansa ng Dwargan at isang bansa ng mga halimaw. Matapos ang 2 araw ay bumalik kaagad sa Tempest si Gazel na daladala ang dating minister ng Dwargan na si Vesta para dito magamit ang kanyang kaalaman. Umalis naman kaagad ang hari matapos tanggapin ni Rimuru ang mahusay na mananaliksik na si Vesta. Napansin din ni Rimuru si Gabiro na nakikipalakpak kasama ang mga residente at sa huli ay sinabi ng Lizardmen na gusto nitong sumali sa hukbo ng Tempest at nagmakaawa na papatunayan nilang sila ay kapaki-pakinabang. Dumating rin ang kapatid ni Gabiro na pinadala ng kanilang ama sa capital city na Rimuru para magkaroon ng karagdagang karanasan kaya hindi lamang si Vesta ang nadagdag sa bansa kundi pati na rin ang mga kauri ni Gabiro. Binigyan rin ni Rimuru ng pangalan ang kapatid ni Gabiro kasama ang kanyang mga alalay. Hindi na sana bibigyan ng pangalan ni Rimuru si Gabiro dahil meron na siyang magandang pangalan ngunit nang binanggit ni Rimuru ang pangalang Gabiro ay nag-evolve ang mautak na Lizardmen at nagpasalamat at nangako kay Rimuru na susundin niya ito habang buhay. Sinunod niya ring pangalanan ang mga kauri ni Gabiro at nag-evolve sa pagiging Dragonauts. Kinuha rin ni Sui na mga tauhan ang kapatid ni Gabiro na pinangalan ng Sokka at kanyang mga kasama samantalang si Gabiro naman at kanyang mga tauhan ay binigyan ng trabaho ni Rimuru para magtanim ng mga halamang gamot sa kuweba ni Veldora na isang perpektong tahanan rin nila Gabiro. Ginawa naman ang sariling research facility si Vesta sa kuweba para sa kanyang paglikha ng mga healing potions mula sa mga halamang gamot. Sa ibang dako ay tila ginanahan ng Demon Lord na babae habang pinapanood kasama ng iba pang Demon Lord si Rimuru sa naganap na laban kaya excited ito na pumunta sa Jura Tempest Federation. Dito ay hinintay siya ni Rimuru dahil naramdaman ng bida ang napakalakas na presensya ng Demon Lord at kalaunan ay nagpakilala na siya ang nag-iisang Dragonoid na si Milemnava at kilala rin sa tawag na The Destroyer.
Wala namang masamang intensyon si Milem dahil gusto niya lamang magpakilala kay Rimuro, ngunit bigla itong inatake ng mga Kijun sa pag-aakalang ito ay kalaban. Lahat ng kanilang skill ay walang epekto sa napakalakas na Demon Lord na tila nasisiyahan sa mga kaganapan, at pagkatapos ay nagpalabas ng kapangyarihan na nagdulot ng malaking pinsala sa mga opisyal ni Rimuro. Napagtanto ni Benimaro na wala silang laban sa kanya, kaya naisip nitong patakasin ang kanilang master, ngunit hindi naman ito ang gusto ni Rimuro. Hinarap ng bida si Milem at nagkaroon ng isang kasunduan na kapag walang epekto ang atake ni Rimuro sa Demon Lord ay dapat manumpa ito na maging kanyang tauhan. Gamit ang kanyang unique skill na Great Sage, kaya nalaman ni Rimuro na higit sa 10 beses na mas malakas ang magic use ni Milem sa kanya, kaya walang pag-asa na matalo niya ito gamit ang kapangyarihan. Ginamit ni Rimuro ang nag-iisa niyang alas kay Milem, at sa hindi inaasahan ay nagustuhan ng Demon Lord ang lasa ng pinakain ni Rimuro sa kanya. Dito ay nagawang mapasuko ni Rimuro si Milem kapalit ng pagbigay ng honey na kanyang nagustuhan. Nakatikim pa si Gabiro ng isang sapak sa Demon Lord nang dumating ito at tinanong kung sino ang maliit na hayop. Pinakilala rin ni Rimuro sa mga residente ang bago nilang kakampi na si Milem, kaya namangha na lamang ang mga ito nang makita ng personal ang Demon Lord, at dito ay sinabi ni Milem na mula ngayon ay dito na ito titira na ikinasaya ng mga mamamayan. Sa pagkakaroon ng isang kaibigan na Demon Lord ay hindi mawala ang pag-aalala ng matataas na opisyal ng Tempest, dahil bilang kaibigan umano ni Milem ay nangangahulugang ang Tempest ay nasa ilalim ng kanyang proteksyon. Nalalabas sa iba pang Demon Lord na ang Great Forest of Jura ay nakipag-alyansa sa Demon Lord na si Milem, kaya mabilis umanong magkakaroon ng higit pang impluensya si Milem dahilan para masira ang balanse ng mga Demon Lords. Napag-usapan din ng mga opisyal na kapag naging kalaban ang iba pang Demon Lords ay may panlaban sila, dahil si Milem ay isa sa pinakamakapangyarihang Demon Lord na iniiwasang maging kalaban ng karamihan. Sa kaharian ng Blue Mond ay alam na rin ni Fuse na Guildmaster at Head ng Intelligence Department at isa pang opisyal na ang City ng mga Halimaw na tahanan ng isang slime ang tumalo sa Orc Lord. Sa una ay hindi pa lubos makapaniwala ang isang opisyal, ngunit naniwala naman ito sa huli at sinabing niligtas sila ng isang slime na si Rimuro. Hindi pa nila alam kung ano ang pakikitungong gagawin nila kay Rimuro, dahil hindi pa nila alam kung mabait o banta ba ito sa kanila na kailangang tapusin, kaya nag-decide na lamang ang hepe ng Intelligence Department na makipagkita kay Rimuro para dito ay mahusgahan niya ito gamit ang sarili niyang mga mata na kaagad umalis kasama ang tatlong nagtatrabaho sa kanya. Sa Tempest ay nage-enjoy si Milem sa mga pagkain kanyang natitikman, kaya sinabi nitong nagugustuhan niya ang mga pagkain kasama na rin ang City. Sa research facility ni Vesta ay kinamusta ni Rimuro kung okay lang itong si Gabiro, dahil sa natanggap niyang left hook kay Milem na sinagot naman itong wala dapat ipag-alala dahil matigas umano siya, ngunit napaubo sa kanyang ginawa. Sinabi rin ni Vesta kay Rimuro na pinaalam nito kay Haring Gazel gamit ang kristal na umatake ang Demon Lord na si Milem na kanya namang nagawa ng paraan. Nalaman rin gamit ang appraisal ni Rimuro na isa ng kumpletong potion ang ginawa ni Vesta na bunga ng kanyang masusing pag-aaral, kaya dito ay binati siya ni Gabiro at Kaijin, kaya emosyonal na nagpasalamat si Vesta dahil sa tiwalang binigay sa kanya. Dahil sa potion, kaya naisipan ni Rimuro na gumawa ng marami nito at ibenta para magkaroon ng pondo ang Tempest, ngunit nag-aalala naman dito si Kaijin dahil sobrang napaka-epektibo ng potion na baka gamitin ito kahit sa maliliit na sugat lamang. Dito ay nag-suggest si Vesta na makipag-negotiate kay Haring Gazel dahil ang binibenta sa Dwarven Kingdom ay mga low potion lamang na mula sa pinahinang high potion, kaya naintindihan naman kaagad ni Rimuro na ang dalawang bansa ay makikinabang, kaya pumayag ang bida na isama ito sa isang negosasyon. Nagkaroon naman ng kaguluhan sa capital ng dahil sa pinadalang tauhan ng Demon Lord na si Carrion. Nagyabang pa ang tauhan nito na nagngangalang Phobio at sinapak si Regard, kaya dumating na galit si Milem, kaya hanggang ngayon ay mahimbing ang tulog ng Beastman. Kahit sa ginawang pag-atake ni Phobio kay Regard ay inanyayahan pa rin ito ni Rimuro sa guest room ng Tempest para tanungin kung ano ang kanilang hangarin. Hindi naman kaagad sinabi ng leader ng grupo na si Phobio ang rason kung bakit sila naririto, dahil sa isa umanong mababang slime si Rimuro at hindi niya matanggap na loyal sa kanya ang buong bayan kahit isa lamang itong mababang uri ng halimaw. Kalaunan ay nagkwento rin ang Beastman na inutusan siya ng kanyang Panginoon na si Carrion para maghanap ng ilang misteryosong Medjin na magsisilbi sa kanya, nang sinabi ni Rimuro na kahit isa lamang siyang slime ay hindi mapagkakailang 30% ng kagubatan ang kanyang pinamumunuan.
Pinaalis na rin kalaunan ni Rimuru ang mga beastmen at nagbigay ng mensahe sa Demon Lord na si Carrion na maaari siyang pumili ng petsa kung gusto niyang makipag-usap. Kaya nang umalis ay may hinanakit ang pinuno ng grupo na si Phobio kay Milim. Matapos mangako si Rimuru kay Milim na gagawan siya nito ng armas para lamang bigyan siya ng mga impormasyon patungkol sa Demon Lord, kaya nagkwento si Milim sa iba pang Demon Lords at dito nalaman ni Rimuru na ang mga Demon Lords na sina Clayman, Carrion, Frey kasama si Milim ay ginamit lamang ang Medjin na si Gelmon para lumikha ng isang puppet Demon Lord, at ito ay si Geld na isang pampalipas oras lamang sa kanila, kaya nag-alala ang head ng military affairs na si Benimaru na madadamay ang iba pang Demon Lords. Sa ibang dako ay nagpadala ng grupo ang kaharian ng Falmouth sa kagubatan ng Jura para malaman ang tungkol sa Orc Lord na pinamumunuan ng taong nagngangalang Yu. Gamit ang kanyang skill na Farsight ay nakita niyang hinahabol ng isang halimaw ang apat na tao na grupo nila Fuse ng kaharian ng Blue Mond, at kalaunan ay tumakbo papunta sa kanila, kaya nagready na ito kasama ang kanyang grupo na labanan ang Night Spider. Habang papunta na ang halimaw sa kanila ay dumating si Gabta na nakilala si Caval at sinabi nito na palagi niya itong nakikitang nakikipaglaban sa mga halimaw, kaya ang buong akala ni Gabta ay nag-e-enjoy ito sa pakikipaglaban, at pagkatapos ay sinugod na ang halimaw para sa dinner ng buong bayan na naglaway pa matapos matalo. Sa Capital City ay niluluto na ang halimaw na nahuli ni Gabta, na kahit si Milim ay hindi na rin makapag-antay sa napakasarap na pagkain. Tinanggap naman ni Rimuru ang mga bisita kasama ang matataas niyang opisyal sa mansyon ng Tempest, at dito ay sinabi niya na gusto niyang makipagkalakalan sa mga tao dahil meron na ring diplomatic relations ang Tempest sa Dwarven Kingdom, ngunit hindi naman makapaniwala rito si Fuse. Buti na lamang ay dumating ang dating minister ng Dwargan na si Vesta para ito'y patunayan. Dahil sa mga halimaw ang bumubuo sa bansa ni Rimuru, kaya gustong makita ni Fuse ang patunay na hindi ito kaaway, kaya bilang patunay ay sinabi ni Rimuru na manatili ito sa Tempest para makita na sila ay kaibigan. Matapos ay kinuha rin ni Rimuru ang serbisyo ni Yum na kasalukuyang nagtatrabaho sa kaharian ng Falmouth na maging isang champion na tumalo sa Orc Lord, at ipakalat na siya ang tumulong sa kanya para matalo ang halimaw, at sa ganitong paraan ay malalaman ng tao na mapagkakatiwala ang halimaw si Rimuru. Habang tinitingnan ang capital kasabay ng paglubog ng araw ay sinabi ni Yum na hindi masamang nilalang si Rimuru matapos makita ang mga mamamayan ng bayan. Saad pa nito kay Rimuru na balak na talaga nilang isipin ang lahat na namatay na sila sa daan, at pagkatapos ay pupunta sa ilang ligtas na bansa, pero nakapag-decide na siya na pagkatiwalaan si Rimuru, at dito ay nakiusap si Yum na tawagin niya itong master, kaya dito ay opisyal nang naging tauhan ni Rimuru ang mandirigmang tao, at para magmukhang champion ay sinanay ito ni Hak Uro kasama ang kanyang grupo.